Kasi yun ang bati ni OG everyday eh. Every gising is a blessing. Ganon. Kaya pag nakasmile siya, nakaka-positive ang ngiti ni OG Diaz. Punong-puno ng positivity ang tao na yun. Lahat ng insurance, alam niya. Kasi nag-uusap kami ni OG nung isang araw dun sa Wake ni Chocolate. Lahat ng insurance, alam niya, pati computation. Galing pati mga amilyar ng bahay, alam niya kung paano babayaran. Alam niya. Kasi anda, si mapag-impok yung taong yan eh. Magaling yan. Parang ikaw din, di ba? Ang bata mong nagsimulang magtrabaho. Tama? Apo. Sa edad na 20, ikaw na ang nagbibigay ng baon sa iyong mga kapatid. Mm. Apo. Yung bunso ko pong kapatid. Pampaaral nila, sagot mo rin ba? Ano naman po, eh, libre naman po yung school. So, bale po yun. Kaya so, ikaw nagbabayad ng mga bills. Opo, sa kuryente, tubig. Ikaw ang breadwinner. Opo, pero di po ako yung panganay. Oo, oh, hindi ikaw panganay. Opo. Pero sagot mo lahat, gano'n. Opo. Nakakaipon ka naman ba? Sa sarili po, hindi po eh. Kasi mas inuuna ko po yung ano, yung sa bahay. Kasi pag, kapag nagbabayad na po ko ng tubig, may darating na namang isang bill. So, kailangan... Pag may gig po, yun po. Paano pag meron kang gustong isang bagay na talagang pangarap mo yun dati pa at kailangan mo nang bilhin, pero meron parating na mga bills na ganyan, ano inuuna mo? Ano po, minsan po, pag marami po yung gig, inuuna ko po muna yung bill, tapos bibiling ko na po yung sa akin na po. Oo. Nakafocus siya kung anong priority niya. Yeah, tama. Diba? Gusto ka ba? Priority mo rin yung ilabas yan. Oo, siyempre. May mga damdamin tayong kailangan ilabas. Oo. So, hindi ka nagtapos ng pag-aaral. Apo. Anong gig sa banda? Ganyan ba yun? Apo. Ilan ang gig mo sa isang linggo? Sa isang linggo po, minsan dalawa, minsan isa lang po. Bukod doon, ano pang ibang pinagtatrabahuhan mo? Wala na po. Wala ka ng mga racket-racket pa? Opo. Kasi po, ang hirap po ipagsabay pag naging employee po ako. Hindi na po ako nakakapag-gig. Kaya yun po, mas pipinipili ko po yung pag-gig ko. Kasi mas malaki ba kita ron? Opo, mas malaki po kasi. Above minimum yan eh. Di kasi hindi regular na bayad sa banda eh. Di ba? Magkano kinikita mo sa isang gabi? Ano po? Two. 2,000? Apo. O, sa dalawang araw, 4,000. Twice a week lang trabaho mo, 4 quit. Pero di nga lang regular. Apo, hindi. Minsan nga po sa isang buwan, wala talaga. Pero ayun, okay lang. How do you survive pag may isang buwan na wala kang trabaho? Ano po, sa mga kamag-anak ko? Anong ginagawa mo? Ano po? Binibenta mo yung mga kamag-anak? Hindi! Paano ano ba? Nangungutang. Tapos babayaran na lang po pag may gig. Pag may gig. Di ba may kapatid ka kamong panganay? Opo. May pamilya na ba siya? Wala po. O, nag-aaral din siya? Opo. Bakit ikaw yung nag-volunteer, mag-sacrifice? Kasi po, ano eh, nung medyo bata pa po ako, nung mga 17 po, ano po ako, matigas po talaga yung ulo ko. Ayaw mo talagang mag-aaral. Opo, ayaw so, hindi dahil sa nag-sacrifice ka. Kasi maraming ganyan eh. Maraming rin sabi, hindi na lang ako mag-aaral para siya na lang mag-aaral. Pero ang totoo, tinatamad ka lang namang mag-aaral talaga. Ayun na nga, may umamin na. Oo. Pero maganda din sana yung nakapag-aral ka para mas maraming opportunities. Diba? Kasi sa Pilipinas, yun ang problema eh. Limited ang opportunities for everyone. Tama. Pero maganda rin na nagtatrabaho ka. At least hindi ka tumatambay. Yung iba hindi na nga nag-aaral, wala pang ginawa. At least you have started doing something for yourself and your family already. Maganda yung ano eh, yung bata ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Ba't yun yung tunog? Para ako nagmimisa. Hello? Hello? So, may echo. Oo, di ba? Magsitayo tayong lahat. Oo, oh, bagay yung mic mo. Ang ating itutugon, bakla, bakla, paano ginawa? Tugon mo. Na, paano ginawa? Ba't yun yung lumata? Hindi, ayun kasi, mas maganda yung pagkatapos mong mag-aral o sa maagang edad, nag-iipon ka na, mag-ipon ka na mag-ipon para pagdating ng mga 40 mo, hindi ka na nag-aapura na kung kailan ka palang 40, tsaka ka palang mag-iipon. Diba? Kasi mas mahina na yung katawan mo eh. Diba? Kaya dapat pagdating ng 40 mo, ine-enjoy mo na kung ano yung mga naipon mo nung bata ka. Kasi sabi, mayroon ako nabasa na, at the age of 22 to 30, dyan ka daw talaga dapat nagtatrabaho. Para pagdating mo ng 30 to 40, unti-unti ka nang nagbabawas ng trabaho. Para pagdating mo ng 50 to 60, nagre-relax ka na lang, secured ka na sa sarili mo kasi nakapag-ipon ka na eh. Yung iba, pagdating ng 40, tsaka pa lang sila nagsisimula. Kaya pinapatay nila ang mga sarili nila dahil inahabol nila ang nawalang panahon. Diba? Kaya yung mga bata, diba sinasabi lagi, YOLO. YOLO muna tayo, bata pa tayo eh.
Hanggang sa magising sila isang araw, ay, ang tanda ko na pala, wala pa akong naiipon. Hindi na yolo, lolo na sila. Oh, lolo na. O, kayong kamag-yolo, kahit yoyo, di mo mabili. Diba? Kaya maganda yan. Sana yung pagsisikap mo, makapagpundar ka ng mga kailangan mo at ng pamilya mo, tapos makaipon ka, tapos ma-enjoy mo yung life. Okay? Apo. Make a living, but don't forget to make a life. Apo. Tama. Mismo. For more It's Showtime videos, just click the I button and don't forget to subscribe.